mga kabidyo, kahit muli tayo sa ating panibagong video. Kaya samahan nyo muli ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa itong ating bullet. Bullet box. Okay? Na size 8. Di 8. Okay, yung sukat ng ating box or yung ating mga tabas is pinakita ko dyan sa ating video. Kaya abangan nyo na lang yung bawat sukat ng ating side by side ng ating kang. Okay, kaya umpisa na natin. Okay, bago natin buuin, ipakita muna natin yung ating pattern at yung ating mga sukat ng ating mga side by side ng ating mga kahoy. So ito yung ating pattern, ito yung pinaka flooring at pinaka top. Okay, ito yung ating pinaka flooring. Itaas at ibaba natin. Ito yung tabas natin sa ibaba. Okay, sa centimeter. Thirty-one and a half or 31.5. Okay. And then, tatabasin natin siya rito. Ito yung pinakupit niya or yung pinakalikod niya. Nagbawas tayo dito ng 1 inch. Okay, nagbawas tayo ng 1 inch. Ito ang tatabasin natin. Ito yung ating pinaka-ended. Okay, yan. 1 inch. Kaya ang magiging likod natin is sa inches is 10.5 inch. Okay, yan yung ating pinakalikod. 10.5 inch. Yung lapad sa likod. And then kung mapapansin nyo ito, hanggang dito yung ating horn. Horn ng ating bullet horn. Okay, depende sa inyong size ng bullet horn. Okay? So ito yung ating haba ng ating bullet horn. 16. centimeters. Ito yung pinaka-division natin. And then, ang tabas natin, or yung pinakataas ng ating speaker na gagawin ngayon is sa tabas niya. Sa centimeter is 43.5. Okay. Ito yung tabas ng ating kahoy. And ito yung ating pinakaharap. Yung paglalagay ng ating horn. Ito yung lapad ng ating horn. Ito yung lapad ng ating harap. Sa pagkakabitan ng ating horn or bullet horn. Okay, yan. Ang size niya is, sa centimeter is 28 centimeter. And then, ito naman yung ating gilid. Okay, yung gilid natin dito. Ito yung ating mga gilid. Gilid ng harap and gilid ng likod. Okay, pakita mo natin yung ating gilid sa harap. Okay, ang haba niya is 16 centimeter. Okay, ayan. 16 centimeter and then kaya natin pinutol dahil meron siyang kanto. Or kukurba siya. Okay. So, ayan yung forma niya. And then, itong side niya is 25 cm. Okay, kaya buuin na natin. Okay, yung size ng ating speaker box o yung pinakaharap is nakadepende sa size ng inyong tweeter o yung inyong size ng inyong bullet horn. Kaya kung magbubuo kayo, dapat is meron na kayong bullet horn and tweeter horn.
Okay, ito yung ating loob. Bago natin isarado. Bago natin ilagay yung ating panggap o yung ating dito sa ating hot chicken. And then, ito yung ating pang-division. Ayan yung ating tinat. Okay, lagyan na natin. Okay, ngayon is nalagyan na natin ng peanut. Ayan. Ayan, ito yung mga papasin is meron tayong peanut. At isa ating sticker. Nakapinat siya para walang kalampag at mahigpit. Okay, ito na nga yung loob ng ating box.
Okay, so ito na, nayari na natin yung ating dalawang box, mga kabibyo, okay? Bago natin isalpak yung ating corn, ipakita muna natin yung ating loob. And the next video natin is, we beta text na natin, and then doon na natin i-wirings. Okay, ipakita muna natin yung ating loob ng ating box na nagawa. So ito nga siya, naka-tinat. Okay, ginamitan natin ng tinat. Okay, yung size natin dito or yung gap natin dito is depende or nakadepende sa inyo bullet horn. Okay? Basta before kayo gumawa ng inyong box, dapat is nasa sa inyo na yung inyong bullet horn. Okay? Para sigurado or sakto yung inyong sukat. Sukat para sa inyong division. And then ito yung loob natin. Nilagyan din natin ng peanut yan. Okay. And then dito is lalagyan natin ng handle. Ito yung ibabaw ng ating box. Lalagyan natin ng handle. Lagyan natin ng dalawang speak on para pwede tayo mag or mag parallel. Paano natin binuo itong ating bullet box. Okay, na size 8. So ngayon is papakita natin yung ating size or yung takas ng ating skitter box. Okay, ang taas niya ngayon is 46.5 cm. Okay, yan yung nabuo na ating skitter. And then yung ating likod. Okay, lapad ng ating speaker box sa likod is umabot siya ng 26.5 cm. Okay, 26.5 cm yung ating lapad ng ating speaker box sa likod.
And then ilagyan din natin ng handle. Handle metal. Sa ibabaw niya. Para mas madaling buhatin. Kahit medyo maliit siya. Okay, at yan ang mga ka-video. Okay, yung ating ginawang speaker box. Okay, na size 8. Na size 8 at... Okay, ang ginamit natin dito ang kahoy is marine. And then sa buong isang marine ay may matitirang 1/4, okay? Hindi nyo mauubos lahat yung isang buong marine. Yun yung kanyang kinain na kahoy. And sa susunod natin video, abangan nyo yung ating pag-versapex dito. And then yung ating pag-wirings and then yung ating pag-soundcheck. Okay? Kaya sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo and notification bell. Idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. At sana ay pumisita sa ating Facebook page account. Meron po tayong Facebook page account. Ang account po natin is BDOK and Third Case Box Randy. And pakilike na rin po and follow my Facebook page account. Okay, at hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa